ng Marcos? Okay. Yung mayor ang dapat na mag-resign. Dahil mas malaki ginagampanan ng presidente kaysa mayor. Saan ba nakakita? Ex-president ko, murahin may presidente ngayon, pangit. Di ba? Hindi ko siguro kung wala ka sa posisyon ng Marcos, kaya nasasabi mo yung mga bagay niyo. Siguro kung nandun ka sa posisyon ng Marcos, di mo masasabi yun eh. Gustong pag-resignin si Pangulong Bongbong Marcos? Ang masasabi ko lang, gustong pag-resignin si Bongbong Marcos. Pakisipan niyo mabuti yung mga sinabi niya. Kasi noon pa man, ang laking politika, kanya-kanyang ano yan, kanya-kanyang agenda na hindi ko siguro kung wala ka sa posisyon ng Marcos, kaya nasasabi mo yung mga bagay niyo. Siguro kung nandun ka sa posisyon ng Marcos, di mo masasabi niyo. Ang alam ko nagsasabi lang yan, yung mga wala sa posisyon ng Marcos. Ilan ko. Sir, naniniwala ko ba kayo na mabubuwag ang Unity? May PBBM at may BP Inday Sara? Sa akin, patatag na yan nun eh. Pinagsamaan na nilang dalawa. Ngayon, kung may bumabatikos man sa kanilang dalawa, ang alam ko kasi, wala namang pakialam yung dalawa na yun, si Bongbong at si Sara. Wala namang pakialam yun eh. Ay sa kanila lang, pinagbubuti nila yung kanilang mga ginagawa dito sa Pilipinas. Kasi alam naman nila yung mga bagay nila na politika lang. Diba, wala namang silang dalawa, wala namang silang nasabing nag-aaway silang dalawa. Si Sara nga, wala siyang pakialam kung ano binabati ko sa tatay niya, tsaka kayo ngayon. Wala silang dalawa. Yung dating unity niya, sila pa rin. Wala dito. Wala pagbago. Ano pa masabi niya sa mga bumabati ko sa tandem nila, sir? Sa tandem nila, masasabi ko lang maging vice president muna sila, tsaka maging presidente muna sila bago sila magsalita. Kasi hindi nila alam yung sinasabi nila. Dapat pag-isipan nila mabuti yung sinasabi nila. Sana. Mensahe niyo to eh kay Pangulo Bongbong Marcos at kay Sara. Mensahe ko kay Bongbong Marcos at saka kay Sara kay Sara Duterte. Ibutihin niyo lang yung ano yung pamamalakad sa Pilipinas para matuwa ang buong Pilipino na maganda may nagawa kayo. Kung ang sinasabi lang walang nagawa, ang nakakaisip lang yun, hindi lang nakikita yung ginagawa ng Pangulong. Mga bulag yung mga yun eh. Sila lang nagsasabi, pero kung mag-isip sila, magbasa sila, tingnan nila kung saan, kung ano yung nagawa ng presidente sa Pilipinas. Dama ang ganda ng Pilipinas ngayon, kung puso, di ba? Kahit saan ka pumunta, ang daming daan. Kahit saan ka, kahit nakamotor ka, kahit marami ka pumunta. Kahit sa, ano nga po, sa Mindanao. Ginagawa ko naman ng presidente natin, tsaka ni Sara. 506! Pero tayo yung sa binibigyan ng pansin ni Pangulong Bongbong Marcos, yung mga magsasaka, anong masasabi mo? Maganda ba ang binibigyan? Sa akin naman, anong sinasabi ni Bongbong Marcos? Maganda naman yung tutukan niya yung mga sa magsasaka, dahil yung nagbibigay sa atin ng pagkain eh. Kung wala yung magsasaka sa atin, paano tayo magbubuhay? Dapat tutukan ni Marcos yan. Approve sa itay, approve. Oo, na, approve sa akin yan. Lahat yan, tutukan niya lahat yan. Tsaka yung patubig natin, kalay. Kasi mag-e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 
maganda ang ani natin sa Pilipinas. Sir, may natatanong po po bang pag-asa na ang 20 pesos na kilo ng bigas ay may bawa? Sa akin ngayon, hindi ko pa masasabi ngayon. Kasi sa hirap ng buhay ngayon. Sa panahon naman natin kasi ngayon, talagang ganyan, talagang pahirap ng buhay natin. Pero kung masasabi ko lang, sana, yung sinabi ni Marcos na yun, magandahin nyo na lang yung ani natin. Huwag na yung pababae yung presyo. Tumakas man yung kayang-kaya ng buong Pilipino na nakabili ng mga ganun mga produkto, katika ng bigas. Pagkain natin yun eh. Tayo mga Pilipino, yan ang unang-unang pagkain natin dito sa bansa. Sir, ano po masabi nyo sa 100 pesos na salary increase? Salary increase na... Dagdag sa akin, sa akin palagi lang. Comfortable po ba kayo? Sa akin, sa akin palagi lang po lang kasi ako namamaling ka rin ako. Gusto nga yung 500 lang, alas kulang pa sa ilang araw lang. Kasi kami dalawa, yung isang dahil ito ko yan, yung isang kasi.
sana dagdagan niyo na lang para dagdagan lalo. Oh, dagdagan lalo para yung mga may sumapat, sumapat naman yung mahirap lalo kapag nagkakaan mo binibili sa araw-araw nilang pangkain, eh makasapat naman lalo sa mga restaurant. So magandang panawagan niyo po sa ako, panawagan ko sa sa ating presidente na dagdagan niyo yung ano yung Christmas child ng mga tao. Para naman ang yung mura ng ating mahihirap patang dagan yung ano lumas ng mga tao. Pero sir, naniniwala kayo pagtaas po ng salary increase matik po yan, taasan din po mabilihin, naniniwala po yan. Dapat eh yung pagdating naman sa binili dapat pababain nila yan. Yan dapat isa pang tutukan nila para yung bilihin natin diba? Tumaas nga yung pera mo ay bilihin na mataas di parang, parang baliwala yung pera na kinakain. So ayun tayo, thank you po. Salamat. Salamat din po sa aming presidente at sa kasama ng president. Thank you. Salamat po. Salamat. Ano po ang masasabi niyo sa panahon ni Ferdinand E. Marcos? Senior o junior? Yung senior po. Mula sa senior okay lang. Time, mula sa senior yan. Kasi dating naiisip nila na tama yung ginagawa ng matanda. Di ba? So, ngayon, sila to, ngayon, binabawi naman ng anak okay. Para mabago ulit ang panahon. Magbalik tayo sa dati. Yan, dahil nabanggit mo yung anak, Pai, ano pong masasabi niyo sa mga bumabatikos ngayon? Ang wala yun, paninira po rin lang lahat yun eh. Saan ba nakakita? Ex-presidente, murahin may presidente ngayon, hangit. Di ba? Siyempre, dignidad ng presidente dapat, itatayo niya. Murahin may pangit yun. Ipayag po ba kayo na ihiwalay daw ang Mindoro sa Pilipinas? Ang dami na namatay na sundalo dyan. Pinaglaban pa nila nung araw pa yan hanggang ngayon, iiwalay mo basta-basta. Hindi mangyayari. Eh ano po masasabi niyo dahil may isang mayor na nagsabi na mag-resign daw si Pangulong Bongbong Marcos? Oo, okay. Yung mayor ang dapat na mag-resign. Dahil mas malaki ginagampanan ng presidente kaysa mayor. Ang mayor isa lang. Ang presidente buong Pilipinas. Hanggang sa labas ng bansa, maabot yan. Siya, kung ano lang yung sakop niya, yun lang. Pull out na raw tayo. Wala nang iba. Eh ano po masasabi niyo dahil wala daw nagawa ang ating Pangulo? Wala silang ano, isipin nila kung ano ginagawa ni Presidente ngayon para sa taong bayan yun. Yung ekonomiya, pinatataas niya ngayon. Ang ganda ng ekonomiya natin. Sir, pasensya na. Sir, maraming salamat ha. Maraming salamat pa. Alis na kami. Okay. Salamat po tayo. Salamat sir. Salamat.